Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang magiging participation ng mga dayuhan na sama sa caravan at saang bansa ba sila galing? June, galing ng Sri Lanka, Indonesia, Japan at Sweden. Itong mga tatlo hanggang apat na mga foreign observer. Pero ang tatlo lang yung sasama sa kanila doon sa civilian caravan. Layunin nito, June, na makita nila, maobserbahan nila ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea at para hindi masabing bias itong gagawing civilian caravan bukas. Sinabi ng co-convenor ng atin nito koalisyon na si Rafaela David na desperadong hakbang ang akusasyon ng China na umano'y manggugulo ang civilian caravan upang iparatang sa China. We've been seeing reaction from certain Chinese-leaning media and we see that this is not just absurd, but also desperate. This is an attempt to malign the legitimate activities of ordinary citizens doing legitimate initiatives in our own exclusive economic zone. And whatever they're saying is only as true as their fictitious 9-, 10- or 11- line, kung ilang dash na ba yan. Clearly, we want to say very clearly to China and to the world, we don't want to escalate violence, we don't want war, we want peace. But, unlike some others who say, well, you want peace, surrender. That's a bit too much, no? Tatlo ang layunin ng civilian caravan. Una, ang makapag-convoy o magparada sa sariling exclusive economic zone. Ikalawa, ang paglalayag ng, o paglalagay ng symbolic marker sa pamamagitan ng mga boya sa exclusive economic zone ng bansa. At ikatlo, ay ang magbigay ng tulong sa ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa atin ito koalisyon, walang balak makapagpatintero ang caravan sa mga barko ng China na maaaring makaharap sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, ang target nila ay maibalik sa dati ang paglalayag sa West Philippine Sea kung saan malayang makakapaglayag ang mga Pilipino at mga mangingisda sa sarili nating teritoryo. June, mamaya magkakaroon na lamang ng solidarity dinner dito sa Butolan, Zambales at tutulak na itong grupo papunta dito sa kabilang bayan kung saan magja-jump off bukas ng madaling araw. Diyan muna ang latest mula dito sa Butolan, Zambales. Balik sa'yo, June. Ibig sabihin na Ryan, dan sa Zambales ka ngayon, ready-ready na yung mga kawani ng media dyan at lahat ng sasama dyan sa caravan na yan. Tama, June. Ready na sila at naka-designate na kung saan lugar sila o mga bangka sila sasama bukas. At bawat bangka, merong apat na malalaking bangka na i-designate para doon sa media at doon sa mga foreign observer kung saan mayroong mga leader yung bawat bangka na nagko-coordinate sa bawat isa kung ano man ang mga mangyayaring sa araw ng paglalayag. So, ibig sabihin, ang mga kawani ng media, Ryan, ay hindi magkakasama sa isa lamang bangka. Iwahiwalay kayo. Tama, June. Naging draw lots yung ginawang pagsampa dito sa mga bawat bangka, no? Kasi merong mga bangka na ang capacity hanggang 15 yung capacity para sa media. Meron naman 11 lamang. Ibig sabihin, mas maliit yung bangka kumpara doon sa mga naunang dalawa. Ano ba ang estimated time of arrival nyo doon sa mismong tinatarget nilang na paglalagyan ng marker o ng boya? June, hindi nila sinabi kung saan yung magiging lugar kung saan ilalagay yung mga boya dahil para hindi ito ma-anticipate ng mga barko ng China kung saan maglalayag. Pero inaasahan natin na bukas, alis dito sa Zambales ng umaga, ay makakarating na doon sa West Philippine Sea ng Huwebes. At Biyernes, makakabalik na dito ng alas 7 ng gabi sa Subic naman ang balik ng mga bangka, June.
Parang kanina, hindi ko medyo narinig, Ryan, yung tatlong dayuhan na nasama. Ano ang naging interes sila? Parang bago sila sa pandinig o parang bago itong mga dayuhan ito dito sa West Philippine Sea. Tama ba yun, Ryan? Oo, June, mga foreign observer ito, inimbitahan sila nitong koalisyon para nga mag-observe dito sa kanilang gagawin para mas mailathala pa sa international community kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa West Philippine Sea. At sabi nga ng isa sa mga opisyal ng atin ito kanina na nakausap namin, isang paraan na rin ito para hindi naman masabi ng China na itong ating ginagawang ito o yung ginagawa nilang ito ng atin ito ay bias. Doon sa mga dayuhan na mamamahayag, meron ba doon na bansa na merong onting, kumbaga meron din nagkiklaim doon sa mga inaangkin din na teritoryo ng China sa lugar nila? Ganun ba yun? Karamihan ng mga international media na kasama, yung mga foreign media, ay mayroong galing ng Taiwan. Meron naman yung mga yung membro ng membro ito ng COCAP dito sa Pilipinas. At meron pa galing pa ng Hong Kong, yung iba naman galing ng Japan para dito sa caravan na ito. Paano halimbawa, Ryan, sinasabi mo nga hindi talaga hantong sa pambobomba ng water cannon ang mangyayari dahil iiwas ka agad ang grupo na yan. Paano ito, Ryan? Oo, June, alam naman natin na gaya ng naibalita na mayroong grupo ang China doon sa West Philippine Sea na nakaabang na at na nakapaligid doon sa Bajo de Masinloc. Sabi nga ng mga organizer nito, depende kasi ang magiging sitwasyon kung talagang hindi natin kayang pumasok doon sa mas malapit, hindi naman natin ipipilit yon. Kaya yung water cannoning incident ay medyo malayo yon sa plano ng atin ito coalition dahil nga iiwas na sila kung meron ng banta na ganun. Lalo na hindi naman kakayanin nitong mga bangka na sasakyan kung bobombahin ng tubig dahil mga gawa nga lang ito sa mga kahoy. Isa na lang, Ryan. Kung sakasakali ba, naitanong nyo ba kanina na kung sakasakali na hindi mailatag yung marker na yan, masabi bang bigo yung kanilang karawan na yon? Tatlo ang pagka nagawa na nila yung tatlo na yun, June, kahit pa mas short, sabi nga ng mga convener kanina, kahit mapaaga yung uwi, basta magawa na nila yung tatlo, ay masasabing matagumpay na itong second civilian caravan ng atin ito. At hindi naman kailangan na pumunta pa doon sa tabi ng Bajo de Masinloc para mailatag yung mga boya at maipamigay yung mga supply na dala nila para sa mga mangingisda. Alright. Ingatan kayo dyan, Ryan, sa inyong paglalayag mamaya. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.